Samantala, kasunod ng paghagupit ng bagyong Aghon sa ilang parte ng bansa, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong suporta sa mga apektado ng bagyo. Aabot sa mahigit 1.2 milyon na ayuda at nakahanda na rin aniya ang mahigit sa 3.1 billion pesos na standby funds para sa mga apektado ng bagyong Aghon. Narito si Alvin Pelobello para sa detalye ng balita. Iniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong pinansyal sa mga apektado ng pananalasa ng bagyong Aghon. Kabilang narito ang paglalaan ng pondo para sa humanitarian assistance at pondo para sa food packs. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na nakapagbahagi na ang kanyang administrasyon ng mahigit 1.2 million pesos na ayuda at nakahanda na rin aniya ang mahigit 3 billion pesos na standby funds at preposition goods na kailangan naman para sa mabilis na tulong sa mga apektado ng bagyong Aghon. Kinumpirma naman ng mga otoridad sa Quezon Province na 3 katao ang nasawi kabilang na ang 7 buwang sanggol sa kasagsagan ng bagyo. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 7 katao ang nasugatan bunsod ng pananalasa ng bagyo. Aabot naman sa halos 20,000 na katao ang apektado dahil sa bagyo, katumbas ito ang nasa 8,465 na pamilya sa 158 barangay mula sa Luzon at Visayas. Dahil pa rin sa bagyong Aghon, nananatiling suspendido ang face-to-face classes at government offices sa kalakhang bahagi ng Luzon, kabilang ng Las Piñas City, Quezon Province, Laguna, Santo Tomas, Batangas, Aurora Province, Tanawan, Batangas, at Carmona, Cavite. Nakataas pa rin ang Tropical Wind Signal No. 2 sa Dinapig at Palanan sa Isabela, Baler, Dipakulaw, Dinalungan, Dilasag at Kasiguran sa Aurora at Pililo Islands. Signal No. 1 naman sa kalakang silangang bahagi ng Nueva Ecija, silangang bahagi ng Bulacan at northeastern portion ng Laguna. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon sa Miyerkules. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.